I'm still wearing a mask kasi hindi ako pwedeng mahawa. Kayo, malalabanan yung lagnat. Sa akin, yung simpleng ubot-sipon, automatic magiging pneumonia. Tatlong treatment ang pinagdaanan ko, nang hihina talaga ako. It's true also that yung emotions mo na aafi. Yun ang bagong update sa interview, no, ni Chris Aquino. Sa kanyang dinadaing nakaramdaman ngayon, nagpapasalamat siya sa Carmelite Sisters ayon sa post niya kay Bishop Socrates Villegas, pero napansin ako na nagpapasalamat siya sa ministro ng Iglesia ni Cristo sa mga kaibigan nila na tatag ni Felix Manalo sa pagpapahid ng langis. Ito ang post ni Chris, no? Pinapahiran siya ng langis ng Iglesia ni Cristo. Siguro sasabihin ng iba na okay na lang siguro yan. Basta panalangin lang. Pero alam nyo, ito'y isang sinkretismo. At alam nyo ba na dumami na ang mga celebrities na natangay talaga sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? Bakit? Dahil sa kanilang propaganda na ang simbahang Katoliko, paulit-ulit na ito, ay may mga aral na galing at hango sa mga pagano. Sulat ng isang nagngangalang Francis X. Weiser, ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa 25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275. Ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon. Ang 25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitraik. Iyon ang aklat Katoliko na ginagamit nila. At nagiging epektibo ito, lalo na sa mga inosinteng Katoliko, kilala man at hindi kilala. Kaya, sa punto por punto, ito ang tatalakayin natin mga kapatid at sasagutin natin, samahan ninyo. Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay? Welcome! Ito yung lingkod Brother Wendell Talibong sa Catholic Faith Defenders. Makasama ninyo at sa mga bago pa lang at sa mga suking taga-subaybay, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live, at kung bago ka lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo, lalo na sa ating mga kapatid na Katoliko. May isa tayong pananampalataya at katuwiran channel kung saan tinatalakay din natin ang mga issue na may kaugnayan sa ating pananampalataya. Pananampalataya at katuwiran, Fides Quarens Intellectum, at itong ating channel na ito na maliban ng talakay sa mga issue na tinitira ng ibang sikta, lalo na din ang isyo may kaugnayan sa ating politika. Kumusta sa lahat natin mga kapatid? Welcome po. At ako ang inaatasan ngayon sa punto por punto na magtalakay at sasagutin itong tera ng ministro ng INC. Bago lang, ito ang bahagi sa interview ni Chris Aquino na naunan tinatalakay natin na maliban sa mga ekspertong doktors sa mga ganitong karamdaman, mas mabuti din na magpasori sa tinatawag na Ministry of Liberation ng Simbahang Katoliko. Bakit? Dahil si St. Louis de Montfort, may binanggit siya
na yung ang dahilan o mano, lalo na pag may nabuong unholy ties. Sa mga hindi alam kung ano yung unholy ties, tinatalakay na natin yan. Pwede niyong hanapin dito sa video natin. Yung nabuong unholy ties na hindi naputol ay magdudulot ng iba't ibang karamdaman. Ito ang interview ni Chris. Lumalabas kami, I'm still wearing a mask kasi hindi ako pwedeng mahawa. Kayo, malalabanan yung lagnat. Sa akin yung simpleng ubot-sipon, automatic pagiging pneumonia. Tatlong tweet na tapiragdaanan ko, nanghihina talaga ako. And it's true also that in emotions mo na emotion talaga na apiktahan. At sa kanyang post dito, no, sabi niya, it's been a few months. I didn't want to pass until I had definite info as my update. First, thank you for praying for me, for us. Thank you, Minister Juji and my INC friends for making the trip to anoint me with healing oil. No, healing oil. Meron din silang healing oil. No. Sa iba siguro, ang naisipan ay wala naman sigurong problema sa ganyan. Pero, meron tayong bilang Katoliko pananampalataya na tinatawag na sabi pa ni Michael Liama, nakakaawa, wala advocate o pungsoy. Posible din na maraming mga pampaswerte. At hindi lang yan, yung posibleng nabuong hatred o anger o kaya'y unholy ties, kailangan talaga yan na ma-break. No? So, sabi ni St. Louis de Montfort, dahil daw umano sa mga nabuong unholy ties, yun ang dahilan kung bakit may mga iba't ibang karamdaman ang karamihan. At di alam ng karamihan na merong breaking of unholy ties. No? So, mag-ingat din sa paglapit sa iba't ibang pananampalataya, lalo na pag pinaghalo-halo mo yan, hindi na yan tinatawag na ecumenism. Ang tawag niyan ay syncretism. No? Yung syncretism, kinukombine mo ang pananampalatayang Katoliko sa pananampalataya ng ibang sikta. Oh, napaka-peligro yan. Dahil sa Biblia nga, napaka-estricto ang mga apostoles. Ikalawang Juan 1:10-11, ang binanggit yan na pag may pupunta sa inyong bahay na magtuturo ng ibang pananampalataya na hindi aral ng mga apostolis, huwag ninyo silang tanggapin. Napaka-estricto sila talaga para maprotektahan lalo na sa syncretism. Okay, so ating tatalakayin itong mga propaganda ng mga ministro ni Felix Manalo sa pag-chop-chop sa mga aklat Katoliko, lalo na malapit na ang Desembre 25 at ito'y palagi nilang ginagamit na ipinagdiwang ng simbahang Katoliko ang kapistahan ng mga pagano gamit ang mga aklat Katoliko. Ang tabayanan ninyo, tatalakayin natin, gagamitin natin at ipresentar natin yung mga aklat na binabanggit ng mga ministro ni Felix Manalo laban sa ating pananampalatayang Katoliko. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the